Ito ang gustong pag-usapan at marinig ng karamihan tungkol sa mga depositong nasa ilalim ng tubig. Subalit, mabilis makuha. Kaya ano pa bang hinihintay natin, mga ka-teach? Let's do this! Pinamagatan ko itong gold deposit sa ilalim ng tubig, lecture and guide number 44. Ayan mga ka-TH. At para ito sa lahat ng ka-TH natin na mahilig mag-explore sa katubigan na area or mga matubig na area. Ibase ko ito sa mga actual exploration ko mga ka-TH. Subalit bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codreader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat para updated kayo sa mga bagong content natin, lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Codreader Official. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Paki-like and follow na lang dito mga madam at mga sir. Ito na mga madam at mga sir, umpisahan na natin, lalo na sa mga ibang kasamahan natin na mahilig mag-explore sa matubig na lugar. Ibig sabihin, underwater treasure. Ibase ko ito sa mga actual exploration ko mga ka-teach para maintindihan talaga ninyo. Ganito yan. Pag nasa isang lugar ako or ang grupo ko, isusurvey muna namin ang area. Tipong nasa taas kayo ng bundok, kahit nasa patag man kayo, or tinitingala ninyo ang mataas na bundok, kinukuha ko muna ang mga bearing line degree ng kabundukan. Tulad dito sa ginawa nating illustration, kung ang kabundukan na yan pasok ba sa bearing line degree pagdating sa Japanese treasure. Ngayon, idagdag pa natin mga ka-TH na ang kasama namin or kasama ninyo sa pag-explore ninyo bilang guide. Isang halimbawa na lang siya. At siya rin ang napagkwentuhan ng mga ninuno nila tungkol sa pangyayari sa lugar nila noong World War II. Sa madaling salita, saling kwento na lang ang napasa sa kanya. Subalit, positive pa rin ang area pagdating ninyo sa mismong site na tinuturo nila or tinutukoy nila, kung saan ang area na yan nakikita ng mga ninuno nila na may mga Japanese Imperial Army noong World War II na naghuhukay. Lalo na't mapapansin mo mga ka-teach na ang mga sign sa area literal talaga na gawa ng tao. At ang mga pagkahiliran ng mga bato, talagang sadyang kinamada ng tao. Ibig sabihin, positive ang area. Subalit, ang pag-uusapan natin tungkol sa underwater treasure, dito na mag-uumpisa yan mga ka-teach, dahil ito ang ginagawa ko. At pag natumbok na ninyo or natumbok na namin ang mga entrada ng tunnel, dahil entrance talaga ang nauna mga ka-teach, huwag ninyo kalimutan tanungin ang mismong kasama ninyo na taga dyan sa lugar. Dahil ganyan ang ginagawa ko mga ka-teach. Tinatanong ko ang kasamahan ko na simula dito sa target area natin. Halimbawa, nandyan ang target area namin, entrance ng tunnel. Hindi magkalayo dito sa target area natin na may layo na 150 meters to 200 meters. Kung mayroon bang sapa or waterfall na nagkawa
Ibig sabihin mga ka-TH, yung daanan ng tubig, meron siyang nagkawa. Ayan, na may lalim na dublihin lang ang tao. Sa madaling salita, nasa 12 feet yan. Itanong ninyo yan, kasi kung mayroon, ibig sabihin, malaking posibilidad na may nakatagong deposito doon. Isang halimbawa ulit, dito sa ginawa nating illustration, ayan, para siyang nagkawa na may malalim na tubig sa gitna ng sapa, hindi rin magkalayo dito sa ginawa nating illustration sa waterfall na ito. Ayan, bagsakan ng tubig. Ito yung sinasabi kong nagkawa, oh. Ayan, parang naiipon ng tubig sa gitna na medyo may pagka lalim. Mga tipong 10 feet ang lalim or 12 feet ang lalim na may layong 150 meters to 200 meters. Ayan, ang iba nga medyo malapit-lapit pa nga, yung mga 100 meters lang. Pinapasubrahan na natin mga ka-teach para pag kayo ang nag-explore sa lugar, malawak ang range na aabutin base sa mga hinahanap na target mga ka-teach. Dahil ganyan ang ginagawa ko. At kung mayroon man kayong ganyang plastada, isang halimbawa ulit dito, nako. At napansin or mapapansin ninyo sa isang lugar na parang man-made or gawa siya ng tao. Ayan, base sa pagkahilira ng bato, nako, napakaswerte ninyo mga ka-teach. At may lalim na 12 feet or 10 feet yan. Bantayan ninyo agad ang parting ito sa dingding niya. Kahit maliit man yan na waterfall. Ayan, bagsakan ng tubig. Ito yung nagkawa. Nasasalok ang tubig dyan at medyo malalim-lalim. Bantayan ninyo ang pinakailalim nito mga ka-TH. Kasi kung may ganyang plastada, ang payong kaibigan ko sa inyo, yan ang una muna ninyong i-explore. Tulad dito sa ginawa nating illustration, pwede ninyong sisirin ang mismong ilalim. Dahil kung may butas yon, nako, at medyo padukot papunta sa isang side, napakaswerte ninyo mga ka-TH, lalo na't hindi pa nakuha ang deposito sa lugar. Ayan, at bantayan rin ninyo ang mga kantuhan. Ibig kong sabihin yung mga tipong kanto padukot, yung mga padukot na ilalim mga ka-TH ng bato or mga malalaking bato. Mga ilalim niyan, bantayan yung maigi. Dahil minsan sinasalpak lang ang depositong iyan mga ka-TH. Ayan, tulad dito sa ginawa nating illustration. Nag-dive siya sa pinakabunganga. Tapos sinilip niya ang mga ilalim ng bato. Ayan, bantayanan yan dahil kung may mga magandang sign na naka-engrave dyan, lalo na deposit sign, ayan, nandyan lang dinikit ang deposito. Subalit, pag suswertihin kayo, hindi magkalayo dito sa ginagawa nating illustration. Ayan, isang halimbawa ulit, pag sisid ninyo sa mismong sinasabi kong kawa, ito yung kawa niya. Pag dive ninyo sa ilalim, may butas ang pader at may nakita kayong nag-iisang bato. Nako, napakaswerte ninyo mga ka-teach, lalo na't ang batong yan may naka-engrave na deposit sign. Nako, huwag niyong kalimutan si Code Raider. At higit sa lahat, kahit apat man kayo dito or lima, pag binubuhat ninyo sa ilalim ng tubig yan or sinisikwat ng bara, hindi siya magalaw dahil sa sobrang bigat. Nako, nangangahulugan yan ng may laman ang batong yan. Sadyang artificial lang yan na bato at siminto ang nasa loob niyan. Ayan. Subalit kung ganito ang makita ninyo sa ilalim, kabaong na siminto at pagbuhat din nyo sobrang bigat, napakaswerte ninyo mga ka-TH.
dahil sigurado ako, meron at meron talagang laman yan. Tulad dito sa ginawa nating ilustrasyon, nakasandal ang kabaong na siminto sa mismong gilid. Ayan, yung mga tipong kawa na pagka gawa mga katits, bagsakan ng tubig, may kawa na may lalim na 10 feet or 12 feet, under, may padukot na cave papasok. Silipin ninyo mga katits, lalo na ganito ang nakita ninyo sa ilalim. Kung hindi man literal na kumikinang talaga, nakabalot yan ng alkitran. Ibig sabihin, kulay itim. Ayan. At higit sa lahat, bantayan nyo talaga mga katits ang mga pader sa ilalim. Isami. Ayan. Lalo na mayroon siyang mga sign or mga kakaibang bumukol. Yan ang pakabantayanan sa lahat mga katits. Dahil hindi magkalayo na may deposito. Kasi ang nangyari sa amin, naunahan na kami mga katits. Base sa mga sinabi ng taga doon, kasama namin sa exploration, sinasabi nilang, ay wala na yan din sir sa may sinasabi mong kawa. Hindi magkalayo dito sa target natin, nasa mga 150 meters, 200 meters. Meron nang nakuha doon at matagal nang nakuha. Kaya yung mga ibang kasama natin na hindi pa alam ang ganitong estilo, subukan ninyo mga katiits. Dahil kung hindi pa yan nakuha sa lugar ninyo, kayo ang makakuha niyan. Ayan. O kisa, pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea. Nang sa ganoon, madagdagan ang inyong kaalaman at may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katigits.